Hello, what is up, mom? I'm Sir Sirmam, a Hoposirale Sifra, some visual artist from Manila, and today we are going to talk about the Transformers Rise of the Beast Yolo Park Bumblebee AMK Series 16cm model kit from Hasbro. Thank you very much. Grabe, mom, sir. Thank you very much, Sir Kirby of Meraki Archives. Pagsama sa akin sa Toy Hunt. Grabe, super successful Toy Hunt ang ginawa natin. Dahil nakakita pa tayo ng Primal and Optimus Prime. So, man, unbox natin to and i-review maya-maya. Pero unahin muna natin si Bumblebee. Okay, game start tayo sa box. Upper left, you have the Transformers Rise of the Beast. Also, shout out to Sir PJ Valencia of Pinoy Toy Review. Nalason din niya ako dito. Grabe, sobrang ganda kasi talaga. Transformers Rise of the Beast logo upper left, and then Hasbro logo sa upper right, and this is an authentic product from Hasbro. Also, yung Yolo Park, maganda kasi nakipag-collaborate sila with Hasbro to create this awesome action figures. And then we have the shot of the action figure here, Bumblebee. And then we have the text, logo of Yolo Park, and then text of Bumblebee AMK Series. Choking Hazards, Transformers text. Sa side naman, we have the Bumblebee text. Then we have shot of the action figure. Or, I think this is a 3D rendering of the product. Tapos dito sa likod naman, we have the shot of the back, the front. And then details, articulation, and then yung instructions kung paano gagawin. And then follow Yolo Park. We have Facebook, Instagram, and ito, WeChat ba to? Instagram, WeChat. Hindi ko na alam kung ano to ng dalawa. Yolo Park logo, Choking Hazards. This kit is from Playkit Philippines. Sila yung distributor. Tama ba? Oh, tama, distributor. And then, or supplier. And then, made in China, Hasbro logo, yan. Okay, tara, buksan na natin. So, pagbukas nyo, ooh, nice. We have the manual. Taka, tabi natin itong box. Yeah, ito yung manual. One-page manual lang siya. Na grayscale. I think easy to, ano naman to? Easy to assemble naman siya. Hindi naman siya yung, hindi siya model kit na ano, ha? Mayroong mga runners or sprues. Very simplified model kit lang siya na very basic assembly ng mga parts. Tapos yung tray niya nga pala, may mga plastic na ties. Kaya kailangan niya ng nipper or some kind of sharp na tool para gupitin yung tanggalin yung mga parang cable ties. Yan. Okay, kapag natanggal nyo na lahat, pwede nyo nang tanggalin yung upper, yung clear na plastic. Hindi pa pala ata natatanggal. Pwede na ata. Yan, medyo mahirap. Mga 1, 2, 3, 4, 5. 5 na cable ties lang naman yung tatanggalin nyo. Tapos yan, matatanggal nyo na yung upper na part ng plastic. Grabe, angas. Sobrang ganda. Grabe, para sa 1.7. Sobrang sulit na ito, mga mom, sir. 1,700 only. 1,699. Ayan, tinan nyo yung part ng mga model kit niya. Grabe, ang ganda. Oh. Ganda nung pagka-yellow din. Silver. Tapos sa loob, meron pang details. Yung knobs ng doors. Articulated ba ito? Ah, hindi articulated. Ingat lang kayo sa mga ganitong klaseng mga parts, kasi ibang parts hindi naman articulated eh. Yan, katulad nito, hindi naman din nata-turn. Kaya wag niyo na lang din, kumare naka-install na. Minsan kasi tingin natin dun sa model kit or dun sa action figure, pwedeng pwedeng i-articulate sa mga gantong parts. So, hindi naman naro-rotate. Kaya ingat tayo sa mga pag-rotate ng mga action figures natin or ng mga collectibles pala. Okay, sundan natin yung manual tapos i-assemble na natin to, okay? Okay, simulan natin siya sa chest, sa body. Tingnan natin kung... Pero grabe yung detail, oh.
Porma, hindi ko nga, actually iniisip ko kung ano yung pwedeng custom na pwede natin gawing customization dito eh. Pero grabe yung ganda oh. Astig eh. Tsaka okay yung plastic, okay yung quality ng plastic na ginamit nila. Ito yung mga articulation, okay. Testing, testing lang, daan-daan lang, okay. Nagro-rotate. Hindi lang to nagta-transform mga monster, pero grabe yung... Tignan nyo yung details dito, yung mga sculpt, yung mechanical detail. Grabe, angas. Naro-rotate ba to? Okay, hindi. Okay, may butterfly joint. Okay, ayun, naro-rotate pala. Ang ganda ng head. Baka ang gawin ko rito, i-matte black ko na lang lahat. Tapos, pintahan ko ulit ng ano, ng yellow. Pero pwede rin kasing ano eh, clear coat. Pwede rin clear coat, tapos dry brush ng silver, tapos weathering ng yellow. Pwede rin ganun eh. Kasi maganda na yung, actually oh, parang okay na yung yellow niya eh. Pwede na lang natin gamitin yung mas mustard yellow. Dagdagan na lang ng konting orange or weathering. Pwede kasing ganito ito, itong yellow, traffic yellow, or pwedeng dagdagan ng wash ito, medium orange, or ito, pwede rin wash, o kaya, ano, yung sa sponge na type, para magkaroon ng weathering, pwede rin black, pwede rin ito, Vallejo model wash. Okay, ito naman yung part ng arm niya, you have the biceps, tapos yung forearm, yan, ito, two parts to, yan, ipepress lang natin. Okay, tapos madali lang naman siyang tanggalin din, I think. Ayun, okay. Kasi iniisip ko pag pinintahan, pwede rin siya ano eh, pwede rin siyang kalasin ulit pag nag-apply tayo ng paint. Ito yung armor, lalagay natin dito sa upper. So pwede natin lagay, okay. Iniisip ko kasi kung frame lang ipipintahan, pwede natin tanggalin to. Yung mga yellow parts. Kaso yung ibang parts pala naka-embed na rito. Hindi pala siya hiwalay na frame. So okay lang, walang problema. Okay, tapos na yung arms. Ito na siya. Tapos i-attach na natin dito kay Bumblebee. Ito lang. Grabe, bilis na. Ang saya nito ah. Ang saya magbuo nito ah, grabe. Ayan. Solid, solid yung builds. Napakaganda, grabe. Tapos lagay natin itong doors dito sa likod. Kaya meron siyang dalawang slots or pegs. Dahan-dahan lang, medyo dito ba yun? Tama, dito nga. Medyo mahigpit. Medyo ano to, ingat tayo sa piece na to kasi pag pinilit nyo baka mabali. Ito yung wheels niya. Grabe, umiikot. Solid, ang ganda. Look at the rims. Super nice. Ito mga moms, a reminder lang dito sa pagkabit ng mga gulong. Medyo mahirap siyang ikabit. Medyo tight. Ngayon, kasi yung angulo niya, hindi siya right angle. So, pag kinabit nyo, ingat kayo. Kapag tinanggal nyo for painting, lalong ingat kasi yung torque na i-apply nyo para matanggal to or yung pressure or yung force pag dito nyo hinawakan sa may gulong, baka mabali itong part na to. Yan. Ito. Yan. Kaya, ang technique na ginagawa ko, iniikot ko siya unti-unti para mag-loosen up kasi ang tight talaga nung ano nyo, nung peg. Yun lang mga mga. So, reminder lang. Actually, dito rin sa pinto, pag nilagay nyo dito, super tight. So yun mga momser, nagawa na natin yung Bumblebee and he's standing around 6.5 inches tall. Tapos medyo wide din naman yung body niya, around 4 inches. Astig eh, no? Grabe yung detail, oh. Angas talaga ng design ng character ni Bumblebee. Buti nilang nag-collab si Hasbro and Yolo Park to create these action figures kasi... Parang hindi siya 1,700 pesos na
model kit or action figure. Para siyang mga around 3.8 or 4K. Kasi ano niya, ang ganda talaga. Meron ding weight to it. Super cool. Grabe yung engineering. Mamaya articulation. Tingnan natin. Dito lang mag-ingat kayo sa doors kasi pag tinanggal niya to baka mabali. Fix na siya, hindi siya naro. Hindi na-articulate yung doors, ha. Naiikot lang dito sa peg. Pero grabe, tinan niyo yung face sculpt, yung chest, yung armor, yung body, yung mechanical detail. Grabe, yung sarap nitong ano, i-customize. Grabe to. Taas ng potential nito for ano, for customization. Look at that. Yung legs. Actually, yung mga gulong, ano pa siya, dalawang size. Isang maliit. Yung maliit nasa likod ng, nasa backpack niya pala. Tapos yung malaki, nasa paa niya. Also, lahat yan, nag-work. Umiikot yan. Ganda pa ng design ng rims niyo. Silver yung rims niya. Tapos yung yellow niya, hindi siya, ano, hindi siya super vibrant na yellow. Para siyang merong halong gray or brown na yellow. Parang mas desaturated siya na yellow. Pero okay lang, gagawin natin dito, i-weather naman natin. Tapos yung eyes niya, painted lang siya ng blue. Hindi siya yung parang LED na umiilaw. Customize din natin. Ito yung salamin, hindi siya plastic. Painted siya na para siyang car window or glass window. Tapos dito, okay naman yung mga gunmetal parts. Maganda yung mold. May mga naiwan lang na knob marks. Ito dito, may knob marks dito. Ito. Yan. Tapos yung accessories niya, apat na kamay. Yan. 1, 2, 3, 4. Tapos yung fingers niya, apat lang. So meron siyang 1, 2, 3. Ay. 1, 2, 3. Hindi ba articulated to? Articulated ba? Fix na yung mga hands niya. Pero grabe yung detail, oh. Tinan nyo. Sarap mag, ano niyan, lagyan ng wash. Tapos i-dry brush. Ganda rin ang likod niya. Meron siyang mga parang hydraulics, mga cords, cables, panels, mga buttons, mga pistons. Ito, angas, diba? Grabe. Ang ganda yun, ano, lagyan ng dry brush para mas lumabas pa yung detail. Also, nabubuksan din pala to. Okay, game tayo sa articulation. Head rotates 360. Okay naman yung head. Maganda. Mayroon bang tilting, up and down. Tapos dito, naro-rotate din to mga kanyang doors. Ingat lang kayo sa pag-rotate. Yan, naro-rotate siya. Hindi ko na muna iro-rotate ngayon. Medyo delikado. Tapos, yung wheels umaandar din. Tapos yung shoulders niya, angat to. Yan, shoulder pads, naangat siya. Tapos na, natanggal. Teka. Hindi ko masyadong kinakabit yung parts kasi pipintahan ko eh. Teka, kabit natin. Pipaint natin to, mga ma'am sir eh. Okay, naangat yung shoulders, naangat yung kamay. Tapos, pwede mag-rotate. Naro-rotate din dito. Tama ba? May rotation din ba dito? Wala. Tapos dito, double bend ng joints. Double bend nga ba ito? Okay, double bend ng elbow. Tapos, ball joint dito sa kamay. Ngayon, ingat lang kayo sa pag-bend ng ano, ng kanyang elbow. Kasi itong plastic na to, hindi naman to naro-rotate. Pero pag binend nyo to, tumatama dito sa ano, sa elbow niya. Ayan o. Ayan o, nabibend. Ayan. Ayan. Kaya ingat kayo. Ayan. Pag-bend niya, naiipit naman siya dun sa pinaka-elbow joint niya. Hindi ko sure. Ayan. Okay naman siya. Bumabalik naman siya. Nag-snap back naman into place. Pero yun nga, ingat lang dito. So baka mabali. Ngayon pag ni-replace niya yung, actually dito muna sa abs, up and down, rotate din ba ito? May konting galaw, pero dito sa kanyang waist, 180 and pwedeng gumala, articulated din. Wala movement, konting movement lang dito. Tapos sa paa, high kick.
ganyan. Tapos pag-bend ng paa, ayan, ganyan. Galing, oh. Ganda ng ano, engineering, oh. Look at that. Kinan niyo yung armor na to, ayun, oh. Ayun, gumagalaw din, oh. Yun, tapos dito, gumagalaw yung kanyang wheels. And yung paa, ayan. Pwede nyo, na, ano, meron ding joint dito. Pwede rin ilabas. Also nga pala, ito nabubuksan din, ito. Ayan, oh. Parang meron siyang pocket. Yan. So yun lang for articulation, that's it. So yun lang mga mom sir, kung fan kayo ni Bumblebee, this is definitely a must buy. Meron pa akong nakikita nito sa Toy Kingdom, sa Toy Kingdom Express sa SM North Edsa. Tatlo pa yung sa Toy, tama ba? O tatlo pa yung sa Toys R Us, ano pala? Tatlo yung Bumblebee sa Toys R Us Trinoma. And then, meron pa sa dalawang Bumblebee naman sa Toy Kingdom Express. Yun. Angas itong Bumblebee na to talaga. So, ang plans for customization ay sprayan natin ng clear coat, tapos black wash dito sa mga metal parts. And then, we have the brown wash and then European dust wash sa mga yellow parts. Tapos, we have pwede natin dagdagan nito, traffic yellow. At saka konting wash nito para magmukhang mas vibrant siya. Okay? So yun nga mga mom sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!